Maugong na pinag-uusapan ngayon ang balitang magpapahinga muna sa showbiz ang celebrity siblings na sina Tony at Alex Gonzaga. Ito'y sa gitna pa rin ng sunod-sunod na issue at batikos na binabato sa kanila sa social media. Sa loob lang ng halos isang taon, hindi maikakailang marami ang nagbago sa buhay ng magkapatid na sina Tony at Alex Gonzaga. At kung babalikan ang mga nangyari sa mga makalipas na buwan, masasabing malaki ang papel ng politika sa mga pagbabago sa buhay at karera ni Tony at Alex. Ang lahat ng ito ay nagsimula nang ihayag ni Tony ang kanyang suporta sa kandidatura ni Pangulong Bongbong Marcos at ng partido nitong UNITIM. Matatanda ang unang kinuyog at inulan ng matinding batiko si Tony, hindi lamang mula sa mga netizens, kundi maging sa mga kasamahan niya sa showbiz, dahil sa pag-host niya sa proclamation rally ng UNITIM noong February 8, 2022. Kung iisipin, walang mali kung may kanya-kanyang politiko na sinusuportahan sa eleksyon dahil karapatan ng bawat mamamayan ang pumili ng ibubotong politiko. Ngunit, para sa mga dating katrabaho niya at mga empleyado ng ABS-CBN, pakiramdam nila patalikod silang sinaksak o tinraidor ni Tony. Lalo na nang puno ng sigla at sayang ipinakilala ni Tony si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta. Para sa mga hindi nakakaalam, kilala si Marcoleta bilang isa sa mga nanguna sa pagpapasara ng ABS-CBN. Sa mga pagdinig na ginanap sa Senado, hinggil sa pag-renew ng prangkisa ng network, isa rin si Marcoleta sa mga kongresista na nanggisa sa mga kinatawa ng ABS-CBN kabilang na ang top executives ng network. At nang magbotohan na, isa si Marcoleta sa mga hindi nagdalawang isip na bumoto ng no sa franchise renewal ng ABS-CBN. Kaya naman ang mga artista, taga-suporta at ang 11,000 employees ng ABS-CBN na nawalan ng trabaho sa gitna ng krisis sa ekonomiya na dulot ng pandemya ay hindi matanggap ang masiglang pag-e-endorso ni Tony kay Marcoleta na isa sa mga dahilan kung bakit nawalan ng prangkisa ang network na nagpasikat at naglagay sa kanya sa kinalalagyan niya ngayon. Ayon pa sa maraming kapamilya, kahit may angking talento sa pag-host at pag-arte si Tony, hindi nito maikukubli ang katotohanan na sa loob ng 16 years niya sa showbiz, ang ABS-CBN ang humasa at nagbigay sa kanya ng maraming opportunity para maging kung sino siya ngayon. Kaya para sa marami, isang kahihiyan at pagtatraidor sa ABS-CBN na nagbigay ng pangalan sa kanya ang pagsuporta ni Tony sa mga taong nanguna sa pagpapasara ng network. Samantala, mula noong eleksyon, hindi na natigil ang pambabatikos kay Tony at sa nakalipas na buwan, isa siya sa most bashed celebrity sa bansa. Malaki naman ang epekto nito sa showbiz career ni Tony. Kapansin-pansin ang pagbaba ng kanyang mga supporters at followers sa social media. Bumaba rin ang views ng kanyang mga vlogs at pati mga brand endorsements niya ay naapektuhan din. Kung matatandaan, noong September 29, 2022, maraming business owners at customers ng kilalang e-commerce platform na Shopee ang umalma matapos nitong kunin si Tony bilang kanilang celebrity endorser. Sa katunayan, trending topic sa social media ang boycott Shopee at hashtag buy Shopee matapos burahin ng maraming customers ng Shopee ang kanilang Shopee app para ipakita ang kanilang pagkadismaya sa pagkuha ng Shopee kay Tony. Kasunod nito, napabalita na bumaba umano ang sales ng Shopee sa 10-10 sale nito, epekto ng matinding backlash na natanggap nila dahil kay Tony. Sunod na issue na ibinato kay Tony ay ang nilangaw umano niyang pelikula sa nakaraang Metro Manila Film Festival na My Teacher. Bukod dito, biguring masungkit ni Tony ang Best Actress Award, bagkus isang award lang ang nakuha ng kanyang pelikula sa MMFF Awards Night. Samantala, hindi rin naging maganda ang pasok ng taong 2023 para kay Tony dahil maging ang kanyang 20th anniversary concert sa Araneta Coliseum ay bokya rin umano. Sa social media, ilang video ang lumutang kung saan mapapanood ang ilang pahayag ng nanood ng concert ni Tony. Anila, binigay lamang sa kanila ng libre ang kanilang mga tickets. Saan po galing yung ticket niya, Nay? Saan galing, Nay? Secret! Dahil dito, nakumpirma nga ng marami na hindi totoong sold out ang concert ni Tony dahil maraming bumili ng tickets.
Ang totoo, ipinamudmud daw ng libre ng kanyang kampo ang mga tiket para hindi siya mapahiya. Sang-ayon naman dito ang veteran showbiz columnist na si Christy Fermin. Kamakailan nga, ikinumpara pa ni Nay Christy ang concert ni Tony sa katatapos lang na concert ng OPM singer-songwriter na si Moira de la Torre sa Araneta na isang big success. Prangkang sinabi ni Christy na pinakain ng alikabok ni Moira si Tony kung pagko-concert sa Araneta raw ang pag-uusapan. Anya, ang totoo, ang totoong totoo ay pinakain po ng alikabok ni Moira de la Torre si Tony Gonzaga sa pagsashow niya sa Araneta Coliseum. Punong-puno, Romel, feel to the rafters, ika nga. Dito po, hindi natin maiiwasan ang pagkukumpara. Dahil totoo naman po kasi na sold out po. Ito ang tunay na sold out na masasabi. Hindi pinamigay, hindi pinakyaw para ipamigay. Ito po ay binili ng ating mga kababayan sa kagustuhan nilang masaksihan ng concert talaga ni Moira de la Torre. Sa nakaraan niyang concert, napakaraming pumuna na mismong pinasikat na niyang kanta ay hindi niya naawit ng maayos at sintonado siya. At si Moira, sabihin ng nakakaantok, sa ikatlong kanta pa lang ay matutulog ka na, mahihimbing ka na. Hindi po. Ayan po, oh, punong-punong-puno po ang Araneta Coliseum. Samantalang yung kay Tony, alam natin ang totoo. Dalawang araw na bokya, walang bumili, di ba? Dalawang araw yun. Tas bigla na lang nagulat ang Araneta. Biglang may pumapakyaw ng daan-daang tiket. Nako, magpakatotoo po tayo. Oh. Ng tiket na mamahagi po doon sa palibot ng Araneta. Samantala, kabakailan lamang ay napabalita ring mamamaalam na sa ere ang talk show ni Tony na Tony sa AllTV. Bali-balitang hindi raw ito kumikita dahil walang pumapasok na advertisement sa kadahilan ng lubog o mababa ang ratings ng show. Kung ikukumpara nga raw ang ratings ng show ni Tony sa ABS-CBN noon at ang ratings ng talk show niya ngayon sa AllTV ay talagang malayong malayo raw. Samantala, hindi lang si Tony ang inuulan ng batiko sa social media, kundi maging ang kanyang kapatid na si Alex. Sa katunayan, unang buwan pa lamang ng 2023, isang malaking kontrobersya agad ang kinasangkutan ni Alex. Ito'y matapos niyang pahiran ng cake sa noo ang isang waiter. Para sa marami, malinaw na pinaglaruan ni Alex ang naturang waiter na mistulang insulto rin sa buong customer service industry. Sa gitna nga ng tila sunod-sunod na kamalasan na dumating sa kanilang showbiz career, umugong ang balitang magpapahinga muna raw sa showbiz sina Tony at Alex. Ito ang isinewalat ni Nay Christy sa latest episode ng kanyang programa sa YouTube na Showbiz Now na. Muli nga nilang napag-usapan ng kanyang co-host na sina Wendell at Romel Chica ang hindi raw magandang hangin na dumaan kina Tony at Alex. Anya, magpapahinga raw po muna sina Tony at Alex Gonzaga. Siguro ito yung pagpapahinga na siguro'y magbemedya-medya muna sila ng pagtatrabaho para palipasin yung hindi kagandahang hangin na dumaan sa kanila. Para naman sa kanila, kailangan ng magkapatid na magpahinga o maglaylo muna sa showbiz para palipasin ang mga issue na binabato sa kanila. Ani Christy, dapat lang, hindi kanila itong pagpasok ng Enero. Saad naman ni Romel, sobra na silang nilamo ng negativity, sabi nga palamig muna. Giit naman ni Wendell, bigyan muna nila ng space ang kanilang sarili, di ba? Parang ibig sabihin, malayo sila sa mga intriga na binabato sa kanila na hanggang ngayon ay hindi matapos-tapos at meron pang mga nahahalukay. Samantala, sa huli, may pasaring naman si Christy sa mister ni Tony na si Direk Paul na aniya'y kinakantsawan daw ngayon sa social media dahil sa pahayag nitong si Tony ang most powerful female celebrity sa bansa. Ani Christy, si Direk Paul parang kinakantsawan ngayon sa social media. Oh, ikaw, hindi ka nakapaghintay, Direk, na ang magsabi ay ibang tao. Ikaw pa ang nagsabing si Tony ay the most powerful female personality. Nasaan na? Kasalukuyang wala pang opisyal na pahayag o kumpirmasyon na inilalabas ng Gonzaga Sisters hinggil sa balitang magpapahinga muna sila sa showbiz.